المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri ay para kay Allah lamang, ang Panginoon ng salibutan. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang sahaba at sa lahat ng sumunod sa kanya hanggang sa huling araw. Alam po ba natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga nakakatanda sa atin tulad ng ating mga magulang ay palaging nag-uutos sa atin ng kabutihan, ng sagayon, maging matuwid tayo sa ating mga gawain. At ang lahat ng kanilang mga pangangaral ay pawang katotohanan lamang para sa ating ikabubuti. Kaya naman, palagi tayong pinaalalahanan araw-araw. May mga anak na sumusunod sa mga pangangaral at payo ng kanilang mga magulang at mayroon din sa mga anak na sumusuway sa kanila dahil sila ay nasa malayong lugar dahil sa sinasabi nila na wala namang nakakita sa kanila kaya sila ay sumusuway. Mga mahal na kapatid sa Islam, naway gabayan talang subhanahu wa ta'ala, huwag nating kalimutan na nakasubaybay na mayroong tagapagmatyag sa atin. Alam niya kung ano ang ating ginagawa. Alam niya ang nasa langit at nasa lupa at nasa pagitan nito. Alam niya ang nasa puso't isipan ng isang tao. Alam niya ang ginagawa ng tao, malaki man ito o maliit, bukal sa puso at pakitang tao, sikreto man ito o hindi, ang lahat ng mga ito ay alam ng subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, walang anuman, walang sinuman ang maaring itago at ilihim sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nalalaman niya at nababatid at nakikita niya ang lahat ng mga ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir." Ang ibig sabihin ng aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mga mananampalataya, kung ilihim ninyo ang nasa inyong kalooban na nakikipagsabwatan sa mga walang pananampalataya at nagtaguyod sa kanila o kung ito man ay ilantad ang anuman gawain ay hindi pa rin ito maitatago at ilim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya ang Allah, wa ya'lamu ma fis samawati wal ard, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nalalaman niya ang nasa kalangitan at nasa kalupaan. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay qadir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay qadir. Ang walang hanggang, ang ganap na makapangyarihan sa lahat ng bagay. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, palagi natin tandaan na nakamatyag sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawain, sa ating pananalita, sa ating kalooban upang tayo ay umiwas sa mga di kanais-nais na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang makakatulong sa atin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Inna Allah kana alaykum rakiba." Katotohanan siya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay rakib, ang walang hanggan, ang tagapagmatyag sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, "An ta'budallaha ka'annaka tarah
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ. Ang ibig sabihin ng hadis ng Allah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na parang nakikita mo siya. At kung hindi mo man siya nakikita, katotohanan, ikaw ay nakikita niya. Mga mahal na kapatid sa Islam, kung naiintindihan lamang ng isang mananampalataya ang hadis na ito, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakita sa kanila, ay papasok sa puso't isipan nila ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung papasok ang takot nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay iiwas sila sa mga di kanais-nais na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila man ay nag-iisa. Sila man ay nasa malayong lugar na walang nakakilala sa kanila. Sila ay iiwas at iiwas sa lahat ng ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wabad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.